Welcome back to my channel. Ang video tutorial natin ngayon ay tungkol sa no bootable device. So ito yung problem ng laptop. Sa video na ito, ituturo ko kung paano i-fix ang ganitong problem. Kapag ganito ang mag-appear sa laptop nyo at may hard drive yung laptop nyo, so ang gagawin nyo, ito ang step 1 solution. Step 1 natin, kung may hard drive ang laptop mo, i-open mo yung laptop mo at i-check mo yung hard drive connection. So, mayroon kasi kapag ganito mag-appear, yung connection ng hard drive doon sa motherboard ay nag-loose. So, kailangan mo higpitan mo yon para ma-detect siya. Okay? So, yun ang step 1 natin. Check ang connection ng hard drive. Kasi pag na-loose yung connection niya, so ganito mag-appear, no bootable device. Kung may hard drive ang laptop mo. So, sa laptop na ito, walang hard drive ang laptop na ito. So, ang pangalan ng laptop na ito is, ito siya. Lenovo S21. Okay. So, wala siyang hard drive para siyang cellphone or tablet. At yung storage capacity niya is 32 GB lang siya. So, para talagang tablet or cellphone. May mga cellphone pa, mataas pa ang storage. So, ito, 32 GB lang ang capacity ng storage. Pindutin natin enter. So, automatic nakapunta sa boot manager. So, pindutin natin ang escape key sa keyboard. Escape key. Yan yung escape key. Okay. Okay. So, itong lumabas. No bootable device. Please restart system. So, kahit magpindot tayo ng any key dito, ganun pa rin mag-appear. Yan. So, since wala siyang hard drive, so wala naman tayong dapat i-check na connection. Ito ang solution dito sa laptop na ito. Since wala siyang storage device, ito ang solution na gagawin natin. Okay. Gumamit ako ng external keyboard. Yan. Hindi mag-function yung F2 niya. I-restart natin ang laptop. Pindutin ang Control, Alt, Delete. Pag nag-restart na siya, pindutin agad ang F2 para makapasok sa BIOS setting. F2 kasi ang key para makapasok sa BIOS setting. Okay? Pindutin ko na ang Control, Alt, Delete key sa keyboard. Pagkatapos, pindutin ko ang F2 para makapasok sa BIOS setting. Okay? Yan, F2. Okay, nasa BIOS setting na tayo. So, ang naka-active ngayon is information tab. So, meron siyang 5 tab. Information tab, configuration tab, security tab, boot tab, and exit tab. So, gamitin mo ang right arrow key. Merong arrow dyan sa keyboard. Up, down, left, and right. So, gamitin mo yung right arrow key para makapunta doon sa boot tab. Lagay dito sa boot tab. Okay? So, dapat ma-highlight yung boot tab. So, meron kang nakitang dito, UEFI. Okay? So, ang boot mode niya is UEFI. Yan. So, UEFI ang active boot mode. Ang gagawin mo is ang i-change mo lang ito. So mag-press ka lang ng enter sa keyboard once. Okay? So mayroon siyang available dito dalawa, UEFI at saka yung legacy support. So select mo yung legacy support, gamitin mo ang arrow down key sa keyboard. Yan. Then pindutin mo ang enter to select. Okay, so boot mode, legacy support na. So, activate na ang legacy support sa boot mode mo. So, ang next step mo ngayon is save. So, meron nakalagay dito, F10, save and exit. Okay. So, pwede mo rin pindutin ang F10 to save the setting. Okay. So, pindutin mo ang F10 sa keyboard para mag-save and exit siya. Okay,
pindutin ko na ang F10 para mas iba na siya. So, meron nag-appear dito pop up. So, nakalag dito exit, saving changes. So, pindutin mo ang enter sa keyboard para yes. Okay. So, automatically, mag-boot na yun doon siya sa sinelect natin, legacy. So, titingnan natin kung working ba yung ginawa natin. Okay. Success. So, hindi na nag-appear yung no bootable device kasi na-detect na niya yung storage. So, if ever ganun yung mangyari sa laptop mo, ganun yung itry mo muna. So, gawin mo muna yung step 1 natin kung may hard drive yung laptop mo. So, kung walang hard drive, gamitin mo yung step 2 natin. Okay? So, hintay muna natin ng ilang minuto. So, medyo matagal siya mag-boot. Okay. Na-detect na nga talaga. Successful na yung ginawa natin. Okay, kung nagustuhan mo ang video at natulungan ka ng video na ito, huwag mo kalimutan pindutan ang subscribe button. At kung interesado ka sa ganitong video, huwag mo kalimutan pindutin ang bell notification button para updated ka sa lahat ng latest nating video. Okay, hanggang dito na lang tayo. Kita-kits na lang tayo sa susunod nating video. Thanks for watching.